At saka gunting, no? Razor. So, ito po, yun. So, ang pagsusulat, mga kaibigan, hindi po siya kailangan na magsulat ka kaagad, no? So, kailangan mo mag-practice. Kasi pag magsulat ka kaagad, so, medyo matagal yung proseso. So, ang pagputol nito is ano lang, maliit lang siya. Maliit lang siya, ayan. Ayan, makita niyo, maliit lang siya. So, ito po yung ituturo ko sa inyo kung paano ako nagsimula. I will teach you how we'll start this one. So, ituturo ko sa inyo. So, kailangan mo mag-practice ng ganito lang, no? Up, in, up, up, down, up, down, up. So, ayan, kung nakikita nyo. So, dito ako nagsisimula sa up, in, down na ito. So, kasi kung ang purpose nito para makontrol mo yung pagsulat. Like example, congratulations. Ayan. Ayan. Yan yung purpose natin para sa pinapraktisan natin. Ayan. Kita nyo? Up, down, up, and down, up, and down. No? So, ang purpose natin yan, para madugtong itong mga letters na ito, yung maliit, malaki, maliit, malaki. Ayan. Kung napapansin nyo, ayan. So, kaya, dito ako nagsimula mag-practice. So, ang paggawa nito is ano lang to? Butter icing. Butter icing. So, butter. Kung gusto mo ng kulayan, gaya nito, kinulayan ko. So, mag-add ka lang ng powdered sugar. Like example, 500 grams of butter. Icing sugar is 250. Para mabilis mong kulayan. Kasi pag butter lang ang kukulayan mo, so, mahirap. Hindi mo makukuha yung kulay na gusto mo kasi nag-oily nga siya, di ba? So, ganito lang muna ang practice niyo. Ayan. Up, down, 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 up, down. So, pag nagpa-practice din kayo, kailangan hindi niyo rin putulin yung pagiging up, in, down niyo, no? Para makonect nyo din yung mga letters na yan. Yan po yung purpose natin, no? So, ayan. Yan po yung purpose natin. So, ang kailangan lang natin. Up, down, up, down. Yan po yun. Yung dito talaga ako nagsimula bago ako natutong magsulat. At saka yung magre-decorate ka ng cake kagaya nito, na cake. Ayan. So, lahat ng design na gusto mo sa cake, makukuha mo kung ma-perfect mo itong tinuturo ko sa'yo. Pinakamatagal dito is 1 month lang dito talaga ako nagsimula. So, sipag lang kahit may mag-asar sa inyo na pangit yung pagsusulat nyo, gawin mo na lang inspiration yun, no? So, kailangan mong mag-practice ng ganito. Kung ang idol hindi mo gustong ito, so dito ka na lang. Ayan. Ayan, may choices ka, no? Malaki, maliit, malaki, maliit. Connect yan siya. So, kailangan mong hindi putulin. Yun nga yun. Pag pinutol mo, so, itong pagsulat na ito, hindi din madugtong yan. So, kailangan mo mag-practice nito. Huwag ka munang magsusulat. Advice ko sa'yo, huwag ka munang magsusulat, no? So, kasi sa pagsusulat naman, sa cake, like example, lotus cake, no? Lotus.
KK. Ay, mali yung spelling, no? Elio pala yun, so mali siya. Ayan. So, kailangan mo mag-practice. Strawberry. So, sa strawberry naman, strawberry. Ayan. Ayan po yun, no? Ayan, strawberry. Ayan. So, ang gagawin mo, mag-practice ka lang. So, nung nagpa-practice ka, so, ito, madali lang to. Yung kinagpa-practicean mo, itong butter na ito, so, pwede mo itong iligpit, ibalik ulit, no? Ilagay mo sa bowl, no? So, ayun po, no? Ito, madali lang to. Sa isang araw nito, mga kaibigan, is pwede kang isang araw, tatlong piraso. Pagkatapos mo mag-practice, ilagay mo sa maliit na bowl. Tapos, igawin mo ulit, no? So, yun po. Ito, dito ako nagsimula. Ito, pero ito talaga pinarfect ko. Up and down, up and down. Di ito talaga pinarfect ko. Up and down. Pagtaas mo, pisilin mo ng dahan-dahan. Pagbaba mo, pisilin mo ng malakas. Huwag kang matakot. So, iba. Ang purpose nito ay pwede mong gawing letter S yan. Kagaya niyan. Congrats. Ayan, saan ba yan? Ayan, lotus. Lotus cake, di ba? So, pwede siya magiging letter S. Strawberry. Ayan, strawberry. Ayan. So, ayun po, no, mga kaibigan. So, sipag lang mag-practice sa isang araw. So, tatlong piraso na ganyan. Ayan. Ayan po yun, no. Hindi ka nalugi doon. Ayan. So, ayan, no. So, ito lang sundin mo, kaibigan. Mapadali yung pagsusulat mo. Happy birthday. Ayan, kaibigan, no? So, kaibigan, kailangan mo din yung pagsusulat, may proper to, eh. So, kailangan mo ang mga letters mo is pahiga siya kunti. Pahiga siya, no? Pa-slant. Kasi pag itayo mo yan, like example, magtayo tayo ng happy birthday, no? Happy. So, pangit siya, no? Pangit siya. So, mas maganda yung naka-slant siya. Punti, ayan. So, parang nakatayo lang siya na walang kaporma-porma. So, ayun po, no? So, para makuha mo yan na panulat, so, mag-practice ka na ito. Happy. So, ayan mga kaibigan, ha? Letter H. Ayan po yun. Ayan. So, kailangan mo lang siyang mag-practice ka. Ng up and down, up and down. Kasi pag nag-practice ka, kaibigan, so, kailangan nakapokus ka rin sa pagpa-practice. Hindi yun. Ano yung kaya ko, kaibigan, kaya mo rin. Huwag mo isipin na, ay, magaling yan. Huwag. Walang nagsisimula na madali, kaibigan. So, kailangan mong mag-effort, kailangan mong mag-practice, or either wala kang mga ganito na materials,
pwede kang magsulat sa ano, sa lamisan nyo. Pwede i-ano mo lang, i-punasan mo lang ng maayos para hindi ka mapalo sa nanay mo, no? So, ayun po, no, mga kaibigan, malaking tulong itong sinishare ko sa inyo kasi dito talaga ako nagsimula. Bakit ako natutong magsulat ng ganyan? Ito. Ito yun, mga kaibigan. Ito talaga. Ayan. So, dito talaga ako nagsisimula, mga kaibigan. So, ayan. So, kung ano yung kaya ko, mga kaibigan, kaya nyo rin. Huwag mong isipin na mahirap, no? Kasi lahat ng bagay mahirap naman. Pero, ang tanong dun, pag natuto ka, magiging successful ka, kaibigan, no? So, sa pagiging cake artist, kaibigan, hindi madali. Mahirap. Effort, time, lawakan mo yung pag-iisip mo. Ganun, no? Kasi sa cake na pag pinasok natin sa cake artist, so medyo, ano siya, medyo matrabaho. Lalo-lalo na sa mga 3D, no? So, mahirap siya. So, kailangan mo lang lawakan mo yung pangunawa mo sa pagsusulat din sa calligraphy. Hindi naman siya, actually, hindi mahirap tong pagpapractice ng calligraphy, no? Kasi lahat ng bagay natutunan. Lahat ng bagay natutunan. Kung gusto kong matuto, so magkursige ka magpractice sa calligraphy, no? So, ayun po, no, mga kaibigan. So, ayun po, no, mga kaibigan. Kailangan mo lang magpractice kasi sa pagpapractice, may resulta din yan, no? Ayan. Kagaya ng... So, basta ang tandaan nyo is, kung may magsasabing pangit yun pag susulat nyo or sa pagpapractice nyo, so, huwag nyo isipin yun para hindi kayo mahirapan, no? So, ayun po, no, mga kaibigan, malaking tulong to yung tinuro ko sa inyo kasi dito talaga ako nagsimula, mga kaibigan. Isang buwan lang ako nagpapractice, kaibigan, marunong na ako magsusulat. So, sa pagsusulat kasi hindi mo kailangan magsulat sa cake, no? Kasi pag nagsulat ka agad sa cake, kaibigan, so mahaba yung proseso nun, mahaba. Kasi iba-iba naman kasi yun, no? Kasi hindi mo makokontrol yung kuha ng sulat, no? Hindi mo makokontrol yung pagkuha ng sulat kung paano paliitin, paano palakihin, so paano i-control, no? Kasi kung pantay lang ang pagpanulat, pagsulat mo, kaibigan, so medyo pangit siya, no? So medyo, ano, hindi naman sa totally pangit, kasi depende naman kasi yun sa mga customers. So kung nasanayan mo magsulat ng mas maganda, why not, di ba? So ang suggest ko sa'yo, mag-practice ka muna ng ganito. Up and down, no? Mag-practice ka muna. So hindi masama, kaibigan, kung mag-practice ka. Or yung idea ko na binigay sa inyo is pinakamatagal isang buwan lang. Kung isusulat natin, ano bang magandang sulat, no? So, happy graduation. Letter H, no? Papapakurb natin. Happy. Ayan. Ayan yung kaibigan. Ayan. So, yun nga yun, no, mga kaibigan. So, advice ko sa inyo, para mapadali yung pagsusulat nyo, sundin nyo na lang itong tips na binigay ko sa inyo. Hindi naman siya masyadong mahirap. Basta ang kailangan nyo lang pagpraktisan, maliit, malaki, maliit, no? So, para makuha mo yung pagdugtong ng mga letters. So, sundin mo lang. Ayan, shoutout sa mga cake artist dyan. Shoutout sa inyo. Ayan, so, thank you so much, mga kaibigan. Sana may napulot kayong aral na ito sa calligraphy. So, ito na yung tinuturo ko dati, pero hindi malinaw yun, no? Kasi hindi ko na-explain kasi walang, ano, naka-silent lang yun. So, ito, nilabas ko na. So, sana gustuhan nyo yung tutorial na ito. At sana, okay, magkalimot, mag-like, mag-subscribe, and mag-share.
And see you the next vlog. Peace you.